So ito ang Los Angeles Lakers, ang naging isa sa mga pinaka-active na team ngayong off-season at free agency. Matapos nga yan ang very disappointing season nila last season. Di ba nga't expected sila na i-defend ang kanilang NBA title last year, pero dahil sa mga injuries, sa first round pa lamang ay nalaglag na nga sila. So kaya nga itong Los Angeles Lakers at ang GM nila na si Rob Pelinka ay talagang nagtrabaho ngayong off-season. Kaya nga't kung hindi kayo masyadong nagamit ng inyong mga social media at hindi kayo updated about sa mga nangyaring pagbabago dito sa Lakers team na ito, at gusto nyo ngang malaman at ma-update kayo about sa Lakers roster ngayon, ito nga ang tamang video sa inyo. So umpisa na nga natin sa mga kinuha nila ngayong off-season. Sa unang-una, itong si Russell Westbrook. Nakuha nga nila ito sa pamamagitan ng trade. Binigay nga nila si Kyle Kuzma, si KCP, at si Montrezl Harrell at mga picks para nga dito kay Russell Westbrook. Kinuha din nila si Carmelo Anthony sa 1-year deal ngayong free agency. Ngayon din itong si Dwight Howard, 1-year deal. Ito nga ring sharpshooter na si Wayne Ellington ay kinuha nila sa 1-year deal. At ang very athletic naman na si Malik Monk kinuha din nila, parehas din, 1-year deal. Si Kendrick na naman ay naiba. Ito nga ang point guard ng Miami Heat ay kinuha ng Los Angeles Lakers sa 2-year deal na may player option. Si Trevor Ariza, isang 3-and-D player, ay 1-year deal din, parehas na ito ni Kent Bazemore, parehas silang 1-year deal. At ito namang si Talen Horton Tucker ay ibinalik nga ng Los Angeles Lakers sa 3-year deal na halos $32 million. At ang mga under contract nga ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ay itong si LeBron, si Anthony Davis at si Mark Gasol lamang. At ngayong na-update ko na nga kayo about sa mga kinuha ng Los Angeles Lakers ngayong free agency at off-season, tingnan naman natin kung sino naman ang kanilang mga inalis sa kanilang roster. Sa pang-una nga ay ang ginamit nila sa pang-trade kay Westbrook, si Kyle Kuzma, si Kentavious Caldwell-Pope at itong si Montrezl Harrell. Ito naman si Alex Caruso ay nawala sa free agency dahil nag-sign nga siya sa Chicago Bulls. Si Andre Drummond ay nag-sign ng 1-year deal sa team ng Philadelphia 76ers. Tapos ngayon, itong nakaraan lang, ito nga si Dennis Schroeder ay isa nang player ng Boston Celtics. Si Ben McLemore naman ay pumunta naman sa Portland Trail Blazers at itong Miami Heat kinuha nga sa Lakers itong power forward at veterano na si Markieff Morris. So yan nga ang mga nawala na sa Lakers ngayon. At meron pa nga silang mga player last season na free agent ngayon. Ito nga ay sila Wesley Matthews at si Alfonso Makini. Tingnan natin kung ibabalik ba sila ng Lakers or hahayaan na lang din sila na mapunta nga sa ibang team. Ngayon nakita na natin ang mga dinagdag at mga binawas ng Lakers. Tingnan na nga natin kung ano ba itsura ng Los Angeles Lakers ngayon. Sino ba ang kanilang mga player sa parating na season na ito? Sa pangunang-una ay siyempre nga ay itong si LeBron James, si Anthony Davis, si Russell Westbrook ang kanilang big three, si Carmelo Anthony, si Trevor Ariza, si Wayne Ellington, si Dwight Howard, Kent Bazemore, Malik Monk, Kendrick Nunn, Talen Horton Tucker at si Mark Gasol. So yan niyang 12 player na yan ang mga player ngayon ng Los Angeles Lakers, at meron pa nga silang tatlong spot para nga magdagdag pa ng player. Pero so far, etong 12 na player na ito ang official na Los Angeles Lakers para nga sa next season. So ngayon nakita na nga natin at na-update ko kayo about sa Los Angeles Lakers ngayon. Ano ba ang mga prediksyon nyo dito sa team na ito? Sa tingin nyo ba ay aabot sila sa NBA championship or mananalo sila ng championship, or magiging disappointment na naman sila kagaya ng last season at malaglag na naman sa kalagitnaan ng playoffs? I-comment down below ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga opinion at mga prediksyon dito sa team ng Los Angeles Lakers. So yun nga guys ang ating balita ngayon at update tungkol dito sa Lakers roster. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure na i-like ang ating video. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe, make sure na mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!